Sa umaga na ito, mga kapatid, ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At ang ating tatalakay ngayon ay mapanalanginin. Yan. So tayo po ay manalangin, mga kapatid, para po sa umaga na ito. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, patuloy po namin kayong sinasamba at aming pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayon dito po sa awit 119 verse 18. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig na ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. So dito, si Haring David ay napakaganda ng kanyang request sa ating Panginoon. Ano yung request niya, mga kapatid? Buksan ang kanyang mga mata para nang sa ganun makita niya ang kahangahangang bagay sa kautusan ng Panginoong Diyos. O nga naman, maraming mga tao ngayon ang nagbabasa nga ng Bible pero ayaw nila naman sa kautusan ng Panginoong Diyos. So, bakit kaya? No? Ayaw nila. Sabi nila kasi nasa biyaya na raw. So marami talaga mga tao ngayon ayaw mauutusan. Ayaw malalagay sa alanganin. Eh, ibig sabihin, hindi ka naman malalagay sa alanganin. Ibig sabihin, mga kapatid, ayaw mauutusan ba? Yan. Ayaw na may rules na sinusunod. Pero dito, sinasabi ni Haring David na ilagay mo o buksan ang aking mga mata. Dito po mga kapatid, wala namang ibang tunement yung ating pong Bible commentary. Pero dito, makikita po natin yung ating pong meditation sa talata po na ito na minsan nakapikit ang ating mga mata sa biyaya ng Panginoon, sa blessing, sa kahangahanga, sa kagandahang ibinibigay ng Panginoon ng mga kalooban niya. Kasi yung kautusan niya, kalooban niya yun eh. Minsan, nagre-reklamo tayo sa Panginoon, Panginoon, bakit nagkaganon? Bakit po hindi nangyari yung kagustuhan ko? Ito yung nangyari, iba yung nangyari. Pero yung ibang nangyari na yun, yung kalooban ng Panginoon yun. Kaya lang, hindi lang natin makita kung ano yung kabutihan o kahangahangang mabuti doon sa kalooban ng Panginoong Diyos o lalo na sa kanyang kautusan. Eh kaya ang ating idalangin, mga kapatid, makita natin, buksan yung ating mga mata ng Panginoon, makita natin yung kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, tatanggap tayo ng kapangyarihan, maraming bahagi ng kasulatan na hinahatulan ng mga tao bilang hiwaga. Yan. O nilalagpasan dahil hindi mahalaga. Ito ay puno ng kaaliwan at turo para sa kanyang tinuturuan sa paaralan ni Kristo. So totoo po yun, maraming mga nilalagpasan, lalo na yung mga prophecies, lalo na yung Daniel and Revelation, iniiwasan niyang karamihan po ng mga denomination, iniiwasan niyang ganyang prophecy. O nga naman, baka nga naman mamali sila, yun ang kinakatakutan eh. Baka nga naman mamali, maiba nung kanilang interpretasyon. Pero dito po mga kapatid sa Bible, kailangan lang pala na para hindi tayo magkakamali, you compare Bible verse to another Bible verse, chapter by chapter, iko-compare mo. So yan ba talaga yung sinasabi diyan? O baka naiba na ng interpretasyon. So ganyan po mga kapatid. No? Hindi basta-basta naman i-interpret talaga yan. Baka naman mamali, maiba pa ng pagtuturo. Katulad yan. Yung mga Davidian, I think Davidian, no? Yung interpretation nila sa Daniel 2 na prophecy, sila daw yung bato. Kita mo yan. Inagawan na si Jesus. So maling interpretasyon. Kailangan i-compare yung po mga talata sa Biblia. Totoo ba na yung bato ay kumakatawan sa isang relihiyon? May ganun ba sa Biblia? Wala. Kundi yung bato kumakatawan kay Jesus. So maraming mga talata ang nagsasabi noon. Ibig sabihin sa Biblia, pag sinabing sa Daniel chapter 2 na bato na tumama doon sa larawan, kumakatawan kay Jesus. At particularly, kumakatawan sa ikalawang pagdating ng ating pong Panginoon Diyos. Yan. So, Silyokos. So sabi dito, isang dahilan na hindi nagkakaroon ng higit na maliwanag na pang-unawa sa salita ng Diyos
ang maraming teologo ay dahil isinasara nila ang kanilang mga mata sa mga katotohanang ayaw nilang isagawa. Yun pala mga kapatid. May mga katotohanan palang ayaw isagawa ng mga nag-aaral ng Biblia o yung iba, no? Yung mga theologian na iba. O ayaw nilang i-push na maintindihan yung talata na yun. Isinasara yung mga mata. Kailangan talaga buksan yung mga mata, maunawaan ang salita ng Diyos. Nakasalalay ang pagkaunawa sa katotohanan ng Biblia, hindi sa kapangyarihan ng kaisipan na dinadala sa pagsasaliksik, kundi sa katiyakan ng layunin, sa masikap na pagnanasa para sa katwiran. So, hindi ito kinakailangan ng pag-iisip. Ay, nasa isip natin, napakahirap pala intindihin eh. Huwag na lang ito. Ay, hindi ganun mga kapatid. Kailangan talaga ipapanalangin yan sa ating pampanginoong Diyos. Hindi dapat na pag-aralan ang Biblia ng walang panalangin. Yan naman ang pinakamaganda dyan. Kailangan ng panalangin. Yan. Tanging ang banal na espiritu ang makakaganyak sa atin na maramdaman ang kanyang kahalagahan ng mga bagay na madaling maintindihan o mapigilan tayo mula sa pagpipilit sa mga katotohanang mahirap maunawaan. So ganyan naman mga kapatid ko ang sinasabi dito sa Biblia. So kailangan po talaga ng panalangin. Bakit? Kasi itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos kung ano yung interpretasyon nito sa pagbubukas pa ng ibang mga book sa Bible. Kaya napakaganda kapag bibili tayo ng Bible, meron tayong Bible natin, merong Bible chain. Yan. Kasi kinukompare nito yung mga talata. So itong Bible na hawak ko, yung pong Andrew's Bible, ito, malaki ito. Meron siyang Bible change. So, kikita mo yung ibang talata na katulad nun. Same word nun. Same event noon. Yan. So makikita po ninyo. Mapupunta tayo sa iba't ibang mga chapter. Maku-confirm natin yung katotohanan. Kapag may in-inject ka ng sarili mong doktrina, makikita mo na mali ka. Pero kung ayaw mong pakinggan, yung karamihan ganyan eh, ayaw pakinggan, wala talaga. Hindi mo talaga maunawaan. Katulad yan, tungkol sa health. Sa Bible pala, mayroong health. O maraming mga nag-aaral ng Bible, ayaw nilang tanggapin na sa Bible may health. O, ayaw nilang tanggapin yan. Bahala, kainin mo ang lahat ang gusto mong kainin. Sabi pa nung aking professor sa ibang denominasyon, basta't kaya ng tiyan mo, kainin mo. Hindi ganun mga kapatid. Kailangan confirm sa Bible, totoo ba? Na yung mga tao noon, basta't kaya nilang kainin, kinakain nila? Hindi ganun sa Bible tayo nagbabasa Sa Bible muna dapat isandig yung pananampalataya mo, tuturo tayo ng salita ng Diyos kaisipan mo rin pala ang masusunod, hindi yung salita ng Panginoon, di ba? Gawin ng makalangit ng mga anghel na ihanda ang puso upang makaunawa sa salita ng Diyos, upang maakit tayo ng kagandahan nito, mapaalalahanan ng mga babala nito, o kilusin at palakasin ang mga pangako nito. So dito po, kapag natin maunawaan natin ang salita ng Panginoong Diyos, tayo ay dadalangin, Panginoon, makita namin yung kagandahan doon sa iyong kautusan o doon sa iyong salita. Ano yung benepisyo nito sa amin? Gusto ko po makita, Panginoon, bagamat yung kalooban ko ganito, pero ito yung nangyari, hindi na dinig yung aking dalangin, pero kinaniniwala, Panginoon, may mas magandang dahilan kung bakit nangyari ito. Buksan niyo po ang aking mga mata, Panginoon. So, ganun ang ating dalangin, mga kapatid. Meron dito makikita tayo. Maaring ma-realize natin, kaya pala hindi nangyari. Kasi ganito pala, meron kami ganito. O, kaya hindi muna pala ito pinahintulutan ng Panginoon. Yung pala yun, mga kapatid. Hindi yung magreklamo ko na sa Panginoon. Panginoon, hindi naman nangyari yung idinalangin namin. Kailangan pala idalangin natin, mabuksan yung mata natin, ano yung benepisyo, bakit hindi natupad yung idinadalangin talaga natin na matagal. So kailangan nating sarilinin ang pagsusumamo ng mga aawit. Ano sabi? Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. So ito pala isang awit. Kung may tono ito, napakaganda pala ng tono, mga kapatid. Buksan yung mga mata para makita yung kagandahan ng sinasabi ng Panginoon. Madalas na tila hindi mapaglabanan ang mga tukso dahil sa pamagitan ng pagpapabaya sa panalangin at pag-aaral ng Biblia. So totoo yun. Hindi maalaala ng tinutukso ang mga pangako ng Diyos
At salubungin si Satanas ng mga armas ng kasulatan. So dito po, minsan nadadala tayo ng tukso. Minsan na natatangay tayo ng kaaway. Bakit? Kasi nagpapabaya tayo sa panalangin at pag-aaral ng Biblia. Yan. Eh kapag meron pa yan, nagiging ano yung tukso ni Satanas, yung maging rebelde sa church, no, sa pamunuan. Ganyan, tukso ni ng kaaway yun, mga kapatid. Tukso ng kaaway yun. Bakit? Kanino ba nang galing ang rebellion? Eh di ba sa kaaway? O kapag ka nalaman mo nang nagre-rebelde ka na sa denominasyon o sa church na itinatag ng ating Panginoon, eh, natatangay ka na ng kaaway. Kailangan mong manalangin at magbasa ng Biblia. Kasi ang gusto ng Panginoon ay unity. Yan, pagkakaisa sa salita ng Panginoon. Hindi yan ano, tawag dito, hindi yan pagkakawatak-watak. Oo, meron mga hindi na pagkakasunduan sa loob ng church, paminsan, kasi iba-iba naman tayo ng ideas, iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng pagpapananaw. Pero, bagamat ganun, meron pa rin tayong pagkakasundo. Kaya nga tayo eh, meron pag-meeting, di ba? Kung sino yung mananalo sa butuhan, eh yun ang boses ng ating Panginoon. Dapat igagalang natin yun. Kasi kung hindi, tayo yung magmamarunong, eh walang mangyari. Paano magkakaroon ng unity dyan? Wala, di ba? Eh, sarili mo lang ang nasunod sa iyo. So ngunit, sabi dito, nasa palibot nilang handang maturuan sa mga banal na bagay ang mga anghel. At sa panahon ng malaking pangangailangang ipaalala nila iyong mga katotohanan na kinakailangan, kaya't siya'y darating na parang bugso ng tubig na itataboy ng hininga ng Panginoon. So yan, sa Isaiah 59:19. Yung pala, no? Yung mga nababasa natin sa Biblia, ginabayan tayo ng Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu gumabay sa atin, sa mga panahon na tayo ay inaatake ni Satanas, nakapalibot pala sa atin yung mga anghel. Ang banal na Espiritu ay nandiyan gumagabay sa atin. Biglang ipapaalala sa atin yung mga katotohanan na yun na nakalimutan natin. At sa panahon ng pagsubok, maalala natin yun at hindi tayo matatangay. O, ibig sabihin, meron tayong shield bigla. Meron tayong armas. Pero kung hindi ka nagbasa ng Bible o nanalangin man lang, eh sa panahon ng pagsubok, sa panahon na ikailinlangin ng kaaway, wala man lang maipapaalala sa iyo. Eh, hindi ka nagbasa eh. Anong ipapaalala sa atin? Eh, kaya nga sa mga estudyante, di ba? O, eh, dalangin kayo ng dalangin na kayo ay papasa ng exam. Hindi naman kayo nagre-review. Eh, dapat yan, kung kayo mananalangin, mag-review kayo para ipaalala sa inyo ng Panginoon kung ano yung inyong mga na-review, mga kapatid. Eh, ang problema, dadalangin ka, di ka naman magre-review. Ano ipapaalala sa iyo ng Panginoong Diyos? Ang gusto mo ba ang Panginoon mandaya para sa iyo? Nang sagot? Eh, hindi. Hindi mandadaya ang Panginoon para sa iyo. Kailangan mong mag-review at manalangin na maalala mo yung iyong ni-review. Kasi nakakalimutan yan eh, yung mga ni-review na yan eh. At ipanalangin na yung ni-review mo, yun yung lumabas sa exam. Kasi meron sa exam na ni-review mo to. Ganun, meron akong ganun eh. Ni-review ko to, hindi naman ito yung lumabas na tanong. Itong lumabas na tanong, yung hindi ko ni-review. Kailangan i-review mo talaga lahat. O idalangin mo, Panginoon, yung ni-review ko, tulungan niyo po ako na ang i-review ko, yun yung lumalabas, yun yung lalabas sa exam. Yun ang magandang panalangin. Di ba? So dito, mga kapatid, ipapaalala ng Panginoon yung mga nabasa natin. Yan. Kaya nga, nababasa natin tungkol sa karakter eh. Maging mahinahon, maging mapagkumbaba sa panahon na ikay parang gagalitin na. Sa panahon na parang ikay maghihimagsik na. May ipapaalala sa'yo ng Panginoon, oops, ikay mananampalataya. Hinahinay lang. Oh, preno-preno lang. Di ba? May ipapaalala sa atin ng Panginoon na maging mahinahon. So sabi dito, nangako si Jesus sa kanyang mga alagad, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Sabi dito, hindi ang banal na Espiritu Santo, hindi siya ang Ama kasi susuguin ng Ama eh. Sa pangalan ni Jesus, hindi si Jesus, sa pangalan lang niya susuguin. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. O yung word na siya, mga kapatid, kumakatawan sa isang persona. Iyan. Ibang persona yan, hindi yan si Jesus. At magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. O ayan, mga kapatid, ibig sabihin magpapaalala sa atin. Ibig sabihin ng banal na Espiritu may katotohanan, mayroong mahikatalinuhan.
Eh, mapapaalala niya yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, iba siya kay Jesus, iba siya sa Ama, at meron siya katalinuhan, meron siyang damdamin, mang-aaliw, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, eh, siya ay isang persona, third person of the Godhead. Lagi natin yung binabanggit kasi may mga kapatid tayong tunis eh. Eh, dalawang persona lang yung pinaniniwalaan. Mga kapatid, tatlong persona po yan nahayag sa Biblia. Sabi pa dito, ngunit kailangan na naunang naiimbak ang mga katuro ni Kristo sa pag-iisip upang maipaalala ng Espiritu ng Diyos sa panahon ng panganib. Yan ang sinasabi natin. Kailangan maiimbak muna yung katotohanan sa isip natin bago maipaalala ng banal na Espiritu. At alam nyo, gustong-gusto kong ang danadalangin ko sa Panginoon eh, na maiimbak sa isip ko yung tungkol sa karakter. Yan ang pinakagusto ko dyan. O, sa panahon na talagang git-gitan na, para bagang gusto mo nang ilabas yung galit mo. Panginoon, ha? Alala sa akin yung mga talata na tungkol sa pagiging mapagkumbaba. Yeah. Para siyempre sa ikag-glorify ng Panginoong Diyos. Kasi kung sa atin lang, sa sarili lang natin, eh, hindi mangyayari. Talagang lalabas yung ugali natin. Iba-iba tayo ng ugali, di ba? Kaya nga sa Bible, puro ano yun eh. Tungkol sa karakter yan. Yan yung kalwalatian, mga kapatid. Yung karakter na yan. Yan. Sabi pa dito, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, sabi ni David, upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Sabi sa Awit 119 verse 11. Pero bago yun, mga kapatid. Ano? Ibig sabihin, inimbak ni David ang salita ng Diyos sa puso niya. Kaya sa panahon ng ano, ay talagang ang Banal Espiritu nagpaalala sa kanya sa panahon ng panganib. Kaya lang nung siya nagkasala sa Panginoong Diyos sa pamagitan ni Bathsheba, eh talagang ano, no? Niresist niya yung pagtawag ng Banal Espiritu sa kanya. Eh nagkasala tuloy siya. Yun naman ang problema dyan. Huwag natin i-resist yung pagkabay ng Banal Espiritu at pagpapaalala sa atin. Eh talagang magkakasala tayo kahit na alam natin ang Biblia. Minsan, kahit alam mo ang Biblia, alam mo ang salita ng Diyos, yun ang matindi dyan, yun ang mabigat dyan. Alam mo ang salita ng Diyos, pero nung ipinaalala sa'yo ng Banal na Espiritu, sumigi ka pa rin. Eh, maganda raw eh, sabi ni Haring David eh. Kailangan talaga matindi to. Eh, labanan to ng spiritual eh. Spiritual battle ito eh. Matindi itong labanan na ito, mga kapatid eh. Kaya kailangan din matindi yung paghahanda natin, yung conditioning ng ating mind, ng ating spiritual na buhay, yun talaga. Yun talaga yung mga kapatid, yung ikukondisyon natin. O, kailangan talaga dito na marubdob na panalangin, mga kapatid. O, hindi basta-basta marubdob na panalangin ang kinakailangan. Sabi dito, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Sa Awit 119 verse 18. Yung aking meditation dito, yung aking application dito, mga kapatid, sa aking buhay, may mga bagay na idinadalangin tayo sa Panginoon na minsan hindi nangyayari. Tanggapin natin yung mga kapatid. Tanggapin natin yun. Yung mga bagay na idinadalangin natin tapos hindi nangyayari, tanggapin natin yun. Dahil may ibang kalooban ng Panginoon. At kung dumating yung kalooban ng Panginoon, idalangin natin sa Panginoon, Panginoon, buksan niyo pong aking mga mata. Ano yung kagandahan dito sa iyong kalooban? Yan. Eh, sa mga mali naman yung interpretasyon dyan, o, idalangin din natin sa Panginoon na buksan ng ating mga mata na maintindihan yung mga talata na hindi natin maintindihan at ma-apply natin sa ating po mga buhay. Yan. Eh sa akin, yung application ko dun sa prophecy, sa aking karakter, kapag binabasa ko yung prophecy rin, ang application ko, ako'y ano lang eh, na lalo ko nare-realize na ako'y tao lang, hindi ko hawak ang future. Hawak ng Panginoong Diyos ang future. Ang Diyos lang nakakaalam ng hinaharap. Kaya sa Kanya ako magtitiwala. Diba? Eh, tao lang tayo eh. Hanggang doon lang tayo eh. Wala tayong maipagmamalaki. Hindi natin alam ang bukas. Kaya sa Panginoon tayo, de-depende, mga kapatid. So all in all, maging mapanalanginin tayo. Magbasa tayo ng banal na kasulatan. At hilingin natin sa Panginoon na maunawaan natin na maayos ang kanyang salita, makita natin yung kanyang kabutihan, ang pag-ibig niya sa atin. So maraming salamat po sa inyo kung pakikinig, mga kapatid, hanggang sa muli. Ngayon, vesper, bukas tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo ngayon ay mananalangin, mga kapatid. Ipanalangin natin
ang mga kapatid natin na may karamdaman pa rin ngayon, ang mga may pinagdaraanan, emotional, at ang mga mayroong pong kalagayan espiritual na nanghihina, mga kapatid, isama rin natin sa panalangin. So tayo ay mananalangin, pangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano at pakinggan muna natin ang awit na ito, papuri sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito na binigay niyo kami ng pagkakataon na makapakinig niya yung salita na isang aral na kung saan mapagpapagaan na aming kalooban, kaming mga nabibigatan sa buhay. Na dalangin namin na buksan niyo po ang aming mga mata na dingin. Makita namin ang inyong kalooban na madama namin na inyong pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Turuan niyo po kami na laging magtiwala po sa inyo, gaya po na sinasabi sa amin. Kami ay maging magaan ang aming puso at isipan, maging masigasig sa patuloy na paglilingkod po sa inyo, at laging nakatingin po sa inyo, laging nagtitiwala, pagkat sa inyo nariyan ang pag-asa, nandiyan ang kagalingan, nandiyan po ang lahat ng bagay na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Umaga na ito, nais namin isama sa panalangin patuloy ang pamilya po ni Ma'am Niwon, na sila po inyo i-comfort patuloy sa bawat araw sa kanilang kalungkutan na pagkawala ng kanyang may bahay. At ganyan din namin patuloy sila isama sa panalangin ang mga online Bible students, ganyan din ang mga iba pang mga Bible students sa aming mga nasasakupan. Kasama na rin si aming Magno, Gina de Guzman family, RJ Estrella, Zen Agropes, Piersina. Ganyan din ang mga iba pang nag-aaral ng Bible at ang iba pang mga kapatiran na patuloy nagsasaliksik na kautohanan. Nawa po'y huwag nila ipagpaliban ang pagtanggap po sa inyo at patuloy na sila ay magtiwala po sa inyo. Kasama namin sa panalangin si Brother Henner Canto, Romnick, and Olivia Francisco sa kanilang pagtanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas ay sa lalong madaling panahon. Hindi si Gemma Bell, John Dave, and Joey Bourbon. Kasama na rin si mga Bible Studies kina Brother Fernando, Imelda, and Doctivo, at Precious. Ganyan din ang mga family ni Sister Percy Asis, Estigoy, na makasama nawa niya sa pananampalataya kahit anak mong pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Patuloy din namin sinasama sa panalangin na aming mga ministry, na aming mga personal ministries, mga pangaral sa mga nasakupan, ganyan din ang mga care groups, kasama na rin ang jail ministry dyan sa akin, na may patuloy pong palakasin ang aming pananampalatayan, siglayin ang aming mga paggawa, at na may marami pa rin mga kaluluwang makinabang sa mga oras na kami ay lumalabas. Yan din aming nilasama sa panalangin ang mga pamilya, ang mga pangalan na patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman. Nawa po sila, kami ay patuloy niyong ipuhay na yung pagpagaling na kamay. Kasama namin sa panalangin si Brother Ronald Fernando, at siya ay nasa ospital sa Riyadh, at siya ay nasa malubhang kalagayan, na siya ay inyong ipuin na mapagpagaling na kamay, bigyan ng karagdagan ng kanyang buhay upang sa ganun siya ay patuloy na maging handa hanggang sa nalalapit kanyang pagdating. Kasama namin sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may mga karamdaman sa pamilya ni Rose Chris Encarnado, na sila ay patuloy na yung ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Ngayon din si Priscilla Reyes, Jasmine Reyes, na pawang may parehas din ang karamdaman. Sama na rin si Alejandre Juso Sr. na nasa kanyang karamdaman na po siya ay gumaling na maging maayos ang kanyang pakiramdam. Ngayon din kasama namin sa panalangin pamakinin Ate Bebe na may mayoma, best friend ni Sister Nimpa, at naway huwag na matuloy ang kanyang chemo treatment at gumaling sa natural na pamamaraan. At ganyan din si Brother Aracleto Aguilar, Renato Bandillo, Noel Alpindo, pamangkin ni Sister Nimpa Rivera sa Canada, anak ni Sister Garel, si Brother Carlito Tomas, Tate Florencio, si Sister Daphne Lucien, Pasita Harapan, si Rosely Sanchez, ganyan din si Brother Gerardo Bourbon, si LJ, si Lara Jane, si Jennifer Pascua, Precious Iris, yung kasama na rin si Lola ni Jasper, at si Brother Rudy sa kanyang patuloy na kalakasan, ganyan din si Tatay Seri. At ganyan din patuloy namin sinasama sa panalangin
si Sister Rebecca Francisco, Norita Reyes, tatang ni Brother Kevin, Brother Jerry Pineda, tatay ni Sister Ben Magsalin, si Ate Nes, Ate Kati, Kuya Alex Pong de la Cruz, kasama rin si Brother Fernando Isidro, Ate Janet Ontivero, Brother Adrian, Sister Mariana Palga, hindi si Catherine Estabilio. At pa sa pagpapatuloy na is namin isama rin si Tate Florencio, Brother Arturo Duque, Linda Duque, at ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit na nasa banig pa rin ang karamdaman na sa recovery na may patuloy niyo pong ipag-igawad sa amin ang malakas na pangatawan at sa aming pagpapagaling kami patuloy magtiwala sa inyo at kami maging handa magpatuloy maging magbago ng aming karakter maging handa sa nalalapit ninyong pagdating na may buksan niyo ang aming mga mata kasama ng aming mga pamilya na nakikilig ngayon at nakikilig mamaya sa replay buksan ang aming mga mata na kung saan makita namin ang biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin. Bagaman ang aming panalangin ay iba ang nangyari sa aming buhay. At alam namin na alam ninyo kung ano ang best para sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. At patawad po kami man ay naging mga makasalanan. So kung lahat ay aming hinihiling, ipagkaloob nawa sa amin ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.